sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Sa kanyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Abang bayan, nagpag-ibig sa kandili niya na nananabig. Bayan, kayo'y nagbunyi, sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan, kayo'y nagbunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka lagi sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inalangin, Amang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, nanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal sama ng Espiritu, sa walhati ng Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigan na gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpatawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao, ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ako maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak naman nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang lulingning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ang panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatatarok ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusuli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at hika. Panginoon, at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaki patakbo na lumapit at lumukod sa harapan ni Jesus at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guru," sabi ng lalaki, "ang lakad po ng iyan ay tinutupad ko mula pa sa aking pagkabata." Maghilig siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na
umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagkakarian ng Diyos. Ang madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila ay nagtanungan, kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusik. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ano po ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo ngayong umaga? May nakakalungkot at nakakagulat na nabanggit ng ating Panginoong Jesus dito sa ating ebanghelyo. Ang sabi niya, mga anak, talagang napakahirap mapabilang
sa mga pinagkakarian ng Diyos. Ang isang mayaman, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pagkakari ng Diyos ang isang mayaman. Sa madaling sabi, ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay mayaman, lalo na kung ikaw ay napakayaman, hindi ka makapapasok sa langit. Kung sakaling makapapasok ka sa langit, maghihirap ka ng husto. Matagal bago ka matanggap sa langit. Kaya ang lumalabas, nakalulungkot ang kapalaran ng sino man sa atin na mayaman, lalo na kung napakayaman. Parang hindi na makapapasok sa langit pagkatapos ng kanilang buhay sa lupa. Kung makakapasok pa rin sa langit, mahirap. Magtatagal ng husto. Kaya kung mayaman kayo, napakalungkot ang inyong kalagayan at kapalaran. Ngayon, kung kayo ay mayaman, lalong-lalo na kung kayo ay napakayaman, ano ang dapat ninyong gawin para kayo ay matanggap pa rin sa langit at matanggap kaagad sa langit pagkatapos ng inyong buhay sa lupa? Ano ang inyong gagawin? Napakadali. Lahat ng inyong kayamanan, lahat ng inyong pag-aari bilang pagmamahal sa Diyos, itulong lahat sa mga nangangailangan. Magkawanggawa ng gusto at walang tigil. Kung ginamit ninyong lahat ang inyong kayamanan, ang lahat ng inyong pag-aari sa pagtutulong sa iba na nangangailangan sa buhay, magugulat kayo ng husto. Bakit? Una, kung kayo ay namatay, makikita ninyo ang inyong sarili. Tatanggapin ka agad sa langit ng Diyos. Ikalawa, kung kayo ay tinanggap sa langit, hindi lang kayo magiging masaya sa langit, magiging napakasaya ninyo sa langit. At ang ikatlo, kung lahat ng inyong kayamanan ikinawanggawa ninyo para sa iba, lahat ng inyong ipinamigay para makatulong sa iba, magugulat kayo.
Lahat na yan, iipunin ng Diyos at ibabalik sa inyong lahat sa langit. Kaya, makikita ninyo ang inyong sarili sa langit. Napakayaman. Kaya, huwag kayong mag-atubili na ipagkaloob sa lahat ng mga nangangailangan ang inyong mga kayamanan, lahat ng inyong pag-aari. Magugulat kayo. Una, tatanggapin kayo kaagad sa langit pagdating ng inyong kamatayan. Hindi na kayo makikirapan. Ipapasok kaagad kayo ng Diyos sa langit. Ikalawa, magiging napakasaya ninyo sa langit dahilan dyan. At ikatlo, lahat ng inyong kayamanan hindi pala mawawala sa inyo kung ipinagkaloob ninyo sa iba. Ibabalik sa inyo ng Diyos ang mga kayamanan na yan sa langit at dadagdagan pa niya ng gusto. Kaya kung mayaman kayo bilang pagmamahal sa Diyos, itulong ninyo ang lahat ng inyong kayamanan sa ikabubuti ng mga nangangailangan. Yan ang ibig pong ipaalam sa atin lahat ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo. Kaya tumayo po tayo upang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasya na iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Ang ating tugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayanawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo
at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano. Si Jesus na Panginoon namin at Diyos, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo po ang aming panalangin upang makapambuhay kami na matiwasay habang matyaga na naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama ni Jesucristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming pag-aakin upang sa ginaganap namin na pagdiriwang kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang
Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan na aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitangpok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong liwanag bilang iyong angkan na may tungkulin na maglakad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na kami ay iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, inilulukob namin
sa dakila mong kabutikan, Satanan, na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Iligtas mo kami sa kasalanan.